Wag iboto ang mga konsehal na pabor dito. Grabe, we vested our votes for them to make Olongapeños better lives by making an ordinance that will not harm. Really, isa si Mansan, my God. Isa pa naman siya sa mga binoto ko kasi isa siya member ng Singles for Christ. Tapos isa siya sa may baluktot na paniniwala, dapat hindi na siya iboto. Yan ang mga taong makasarili. Ganito kami sa Olongapo po, may mayor at konsehal na magigiting, matalino, may malasakit higit sa lahat tapat sa kanilang tungkulin sa bayan. Kahit basura ng karating bayan gustong ang kininda sa karampot na salapi, punong-puno ng anomalya, utang, dito lang sa Olongapo po mayroon yan. Mayroon, hindi lang po yun. Dahil sa totoo lang, hindi lang naman ang majority ang tinira sa page na ito. Lahat tayo eh. Sabi dito ni Matt Escobar, sana kung talagang nakinabang nga sila at yan sa dyan sa karnabal. Baka lahat ng absent na may shares. Hehehe. Bakit nga ba hindi dumating sila at yan sa pag-uusap dyan sa lintek na basura-basura na yan? Pati si John Cortez at sila Lipumano at sila Bagsi de los Reyes. Takot ba sila na masama sa mahalagang usapin na ito? Yan ang mahirap, mga bahagang buntot, kapag mga mahalagang talakayan na. Alam niyo po ba kung ba't sila hindi dumating? Dito po ay dapat silang pumayag sa publikong lie detector test kung sasagot sila laban dito. Sapagkat tumanggap sila ng tig 50 mil sa operator ng karnabal upang tumahimik, ibinenta po tayo. Sabi ni Save Olonga po, ibig mo sabihin lahat sila tumanggap ng 50 mil. At syempre, sinasama mo sa akusasyon ko si Mayor, bas malaki pa. Dahil siya nakipag-agreement, di ba? Sa palagay mo, hindi tumanggap si Mayor Bonggorda ng lagay galing sa karnabal operator. Kahit sa ang bayan, hindi makapagtayo ng karnabal mo walang lagay. Ito naman, nagmura na. Tang na yan. Gagawin tayong basuran, hindi pwede yan. Anong ginagawa ng mga Gordon? Papayag ba tayo? Nababayaran sila? Iba talaga nagagawa ng pera sa atin. Isa pa po galing kay Melody, if against ka sa pinapasan nilang law, punuin mong inbox nila, huwag mo tantan ang phone nila, let's do like 1 million against Pampanga garbage. Let's rock those corrupt politicians' ass. Ayaw mo pag-uwi ko sa Pilipinas, di ko nakilala hometown ko kasi ginawang dump site. Seriously, who are fucked came up with this shit because I want to dump my baby shit on their head. Idiots, don't mess with my hometown. Ganyan po kasasakit, Mr. Presiding Officer, ang pinag-uusapan sa Facebook. Ako mismo ay regular po na gumagamit na at hindi ko matanggap na tuwing oras-oras na lang may tinatag sila at kung sino-sinong tao nang nakakarating, hindi lamang sa buong Pilipinas, pati po sa abroad. At kapag may nagtatanggol sa mga konsehal, ay agarang sinasalag ng mga taong nandun. Ms. Salmon, unfortunately, your simple certification brought confusion, havoc, disaster. It is a devastation to our peaceful and orderly city, our beloved Olongapo. Do you really think the councilors do not care about the environment? That we do not care about the health of everyone in the city? Eh di sana hindi na lang kami tumakbo dito, hindi ba? Hindi nyo na sana kami nakikita dito. We also have two news articles which came out. Protest hits Gapo Council for Pampanga trash. And people involved did not even ask for our side. The story presented was biased to one noisy group while the media are supposed to present the two sides of the story. Forget ba kami majority councilors na hindi nagsasalita, we are no longer newsworthy? This is beyond doubt a question of media's ethical standards. With that, I move that we suspend the rules and approve a resolution condemning the unfair presentation of information on Facebook and Inquirer and give opportunity for a clear presentation of facts to the public. Bakit po ba lagi pinag-uusapan din ang Pampanga dito? Sa totoo lang, ang dami-dami kapampangan sa Olongapo at marami rin Olongapeño sa Pampanga na nag-aaral o nagtatrabaho doon. Lahat po tayo, sama-sama tayo sa basura natin eh. The bottom line is, we are all Filipinos and we all should be united in taking care of our environment and be united in finding ways to protect Mother Earth. In fact, Section 44 of RA 9003 says, we can establish common waste treatment and disposal facilities. Pwede po magtulungan ang mga probinsya, ang syudad, munisipalidad at barangay dahil nga po mahal ang magpagawa ng sanitary landfill. I am an active member of the Philippine Councilors League.
At ako po, we are promoting camaraderie among the councilors all over the Philippines. Hindi na po ako tumitingin sa Pampanga ka, Bataan ka, etc., etc. Isang bansa lang po tayo, Pilipino po tayong lahat. Masaklap po na malayo pang eleksyon ay napakaaga na ng ating pagbabakayan. I therefore call on Vice Mayor Paulino and Councilors Atienza and Nicomano Garcia, we still have 2.5 years. Napakadali po maghanap ng mali, napakadaling mamintas. But I challenge you to present to Mayor Bong Gordon your workable solutions to the pressing social concerns of our beloved city. Remember po, binoto rin kayo ng mga Olongapenyo, kami rin ay binoto. Sabay-sabay nating pagtulungan ang mga problemang nakahain sa ating harapan. We are duly elected members of the City Council. We work better if we are one. Salamat. Okay, maraming salamat, Kagawad Perez, for that very clear presentation. Kaya lang, let me just answer some. Okay, yung kay Ms. Elpidia Salmon po, we don't see anything wrong there. Yan po ay isang certification. Kung makikita nyo naman, the certification was issued upon the request of the Honorable City Vice Mayor. Because gusto lang po natin, totoo po bang naipasa o hindi? Yun na naman po nakalagay doon. Siguro, walang mag-uopo sa inyo. It was passed. It was passed. Wala pong maliwa, wala pong gulo doon. Naipasa ba o hindi? Yun lang naman ang hinihingi kong certification. At kahit sino sa inyo, pwede rin humingi ng certification sa kanya. Was it passed or not? So, I don't think there's any problem there because I believe hindi po siya, hindi yung ating pong council secretary, and I believe kahit nga po dito, yung isang CD natin, hiningi din nyo din sa isang member dito, wala din naman tayong problema ron. Kinuha natin yung copy ng CD, even without ano ako, in fairness po, humingi po tayo, meron po tayong black and white na humingi tayo ng certification because that is a public document. Maliwanag po yung public document, pwede tayo mahingi. At kapag yung public document, wala tayong problema. So, we can post it. At doon sa mga comment po, wala ko tayong problema doon. Wala ko because sentiment ng tao yon, hindi ko kayang pigilin yon. Pero bottom line po nun, gusto ko pang ulit-ulitin sa inyo, ang uulitin ko kung ano yung sinabi ko noong nakaraan, yung pong sinabi ni Kagawad Luji kanina tungkol doon po sa adjournment. Even before, pag-umpisa po natin ng session, humingi ako ng apology. I should have not adjourned it. Because according to the rules po, kinakailangan meron isang member po ng council na magmo-motion for adjournment. Magkamali po ako doon. So kanina pala nanghingi na ako ng apology ron. Hindi po ako dapat nag-adjourn. Ngayon po, gusto ko lang pong ulit-ulitin sa inyo na kung ano po yung stand ko dati, yun pa rin yung stand ko ngayon. Ang naging, kung alam po ninyo, even before na nag-pass po tayo ng resolution, may mga truck na po na nagtatapo na ng basura. Mali ngayon na sa diary, hindi siya 40, more than 200 po siya. 259 na po. Hindi po siya 40. Nasa diary nga 40, mabait pa yung diary. 259 na po ang nagtatapo ng basura doon. Even we approve that resolution. Wala pa po, tapos to, siguro, papasok din sa mga puso nito. Wala pa po tayong resolution, nagtatapo na sila rito. Ano ang mararamdaman nyo? Di ba dapat sama-sama tayo dapat na nagtanong, bakit nagtatapon yan dito? Dapat tayo lahat muna sabay-sabay na nagtanong. Lahat tayo dapat nagtanong. At ako po, sigurado ko, nakarating na rin sa inyo, ilang araw po ako nandun sa Puro Cuatro, doon sa dam site natin. Alam nyo, kausap ko yung mga iskap, sabi sa akin yung iskap, Vice, alam po ninyo, pag kami ang nagsabing mabaho, totoong mabaho, dito na po kami lumaki, dito na kami. Yung kung dinideliver ng mga truck na red plate na hindi po taga-Olongga po, pagbaba po, mabaho. Isipin nyo kami scavenger, nagre-reklamong mabaho, eh dito na kami pinanganak sa Olongga, sa Puro Cuatro, nababahoan pa kami. Tapos, siyempre, tuwa-tuwa ho kami, dumadating yung truck, pag-dispose, kalkal kami kagad, ang tawag doon, mga kalkal-kalakal. Kahit tansan po, wala kami mapakinabangan. Di ho ba dapat sabay-sabay tayo muna nagpunta ron? Oh, bakit natatapon yan dito? Alam mo ninyo, Pampanga yun. Kami hong tatlo nila, no? Kami tatlo nila, Kagawad Ilani at Kagawad Dabo, mga full-blooded Kapampangan. Pero hindi issue rito yung Kapampangan.
Kung Bataan yung tatapon dito, aangal din ako. Kung Pampanga, kung Bataan kahit saan, aangal din tayo dahil ang bottom line po, tapon yung basura niyo sa basura.